Okay, so this time, tapos na tayo sa geometric sequence, tapos na tayo sa geometric means. Ngayon, sa geometric series naman. Kung meron tayong arithmetic series, yung arithmetic series natin, yun yung pinakasum nila, no? Meron din tayong geometric series. So, we're going to look for the sum of the sequence. Ngayon, ang katulad nito example na to, we have this, 7, 14, 28. Sinasabi dito, get the sum of the first 5 terms. Okay? So, you all know that the common difference is 2. No? Common ratio pala. Correct me if I'm, kasi minsan iba yung sinasabi ko sa isip ko. So, their common ratio is 2. So, multiply ka lang ng multiply ng 2. So, 7 times 2, 14. 14 times 2, that's 28. 28 times 2, that's 56. 56 times 2, that's 112. And then, since yung first 5 terms, this is a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5, i-add mo sila, we have 217. Pwedeng mano-mano, katulad ng ginawa ninyo sa arithmetic series. In-add nyo lang ng in-add yung sequence para to get the total. Kaya lang, what if I'm going to ask you what is the sum of the first 20 terms? Doon na tayo mong problema ngayon. Kapag medyo malaki-laki na, no? Pwedeng mano-mano kung gusto niyo, pero we have syempre the formula to make your life easier. Kaya na-invento yung mga formula na yan. So, tingnan natin yung formula dito. In getting for the sum of the geometric series, in order to get the geometric series, you have to use this formula. We're given is your first term and the n and r. No? So let's apply this to the one sa taas. No? S sub n is equal to a sub 1 times open parenthesis 1 minus r raised to n over 1 minus r. Okay po? So, gagamitin natin ngayon yan. Pakisulat nga yung formula na yan para kahit alisin ko na sa page. Pakisulat nyo para mamaya isolve natin. Okay na? Okay. So, balik tayo dito sa kanina. Ang hinahanap yung sum ng first 5 terms. First 5 terms, no? So, ano yung formula ulit? We have a sub 1 times 1 minus the common ratio raised to n all over 1 minus r. Kadalasan kapag negative dito, obviously negative, minsan kung hindi fraction tong r, magiging negative yung sagot dito, no? So, kapag negative to, asahan nyo negative din dito, no? So, a sub 1 mo is 7. Multiply natin sa 1 minus the common ratio is 2. Kasi pag dinivide mong ganyan, that's 2. So, 2 raised to n. Ano ba yung n mo? That's 5. And 5 minus, hindi na pala yung minus 1. So, that's going to be 2 to the 5th power. All over 1 minus 2. Okay, negative itong sa baba, no? Kasi magiging negative din sa taas. Kaya yung sum, magiging positive pa rin, no? So, we have here, dito natin ilagay, 7. Ano yung 2 raised to the 5th power? 32 po. Okay, so we have 32. So, 1 minus 32 is 31. So, 7 times 31 yan. All over, so negative, no? All over negative 1. So, magiging positive na. And what is 7 times 31? 217. Okay, 217. Di ba parehas lang sila? Okay? So, you can use this formula if kung ayaw mo ng mano-mano. Siyempre, mas gusto mo yung shortcut na, no? So, you have to know the formula. Now, meron din, meron kasi mga instances na
hindi given yung N, pero given yung A sub 1. Anong gagawin natin? Okay. Wala kasi dito sa module nyo, no? Etong formula na to, ginawa ko rin lang. Mahilig kasi ako mag-invento ng formula. Kapag ang given mo is, ano nga ba yung given ko dito? A sub 1. Kapag ang given is A sub 1, A sub N. Instead na N, A sub N. And of course, the common ratio. No? Kapag given itong tatlong to. Kasi, maaari yung may instances na katulad dun sa ano nyo, dun sa instructional support material nyo, meron na papakita sa inyo mamaya. Hindi given yung N, pero given yung A sub N. So, anong formula gagamitin nyo? Ito yun. A sub 1 minus A sub N times the common ratio all over 1 minus R. Okay? So, yan yung gagamitin nyo. Pakisulat na lang, no? Kasi wala sa module nyo to. O, wala rin sa libro. Pakisulat nyo, kasi mamaya bigyan ko yung sample kung paano gagamitin to. As long as you given, ulit, eto. Oh, don't forget to put this one. Etong formula na to, pag ang given, eto. Eto namang formula na ginawa ko kapag given, eto. May mga instances kasi ang given lang yung last term and the first term and the common ratio. Okay na? Nakopya niyo na? Yes, ma'am. Okay. So dito tayo sa okay, wait. Okay, dito na tayo gumawa ng example kung paano gagamitin ito. If for example, kasi given dito yung N mo is 5, ano? Yung pang fifth series niya, okay, kunin natin yung pang fifth series. Just to give you an example lang, for example, ang given A sub 1, A sub N, tsaka R. Kunin muna natin yung A sub N dito, yung pang fifth, first five terms, no? Kunin muna natin yung A sub 5. Para malaman ninyo na makukuha ninyo yung sagot is ito pa rin. No, kung sakaling hindi alam yung N, kunyari hindi mo alam na ito is 5, no? Pero kunin ko lang A sub 5. Ano nga buli yung A sub 1, that is 7, times the common ratio, which is 2, raised to N minus 1, so raised to 4. So yung A sub 5 mo must be ano ba yung 2 to the 4th power? 16. No? So, that's 7 times 16. So, 7 times 16 is 112. Okay. Kung for example, ang given A sub 1 is 7. Okay. Tapos, yung isang term, yung last term is, sabi di geometric sequence from 7 to ay 7, yung first sequence niya, ang last term niya is, ano nga ba to? 112. Ito yung A sub 5. Kunyari, hindi natin alam na 5 to, ha. Ito lang yung A sub N. Tapos, ang given, ang ratio is 2. The ratio is 2. Okay? So, what's going to be the sum? Okay? Since ang given niya, is this one? Kunyari lang, ha, ito yung problem. Ang given is this one. Yung first term is 7, the last term is 112, and the common ratio is 2. Meron ganyan sa instance na dyan sa instruction support material nyo. No. So, you're going to use the formula na binigay ko. A sub 1 minus A sub N times R all over 1 minus R. Okay, so let's substitute now. A sub 1 is 7 minus your A sub N is 112 times the common ratio, which is 2, all over 1 minus R. So 1 minus 2 lang yan, so that's minus 1. Okay, so we have here 7
minus 112 times 2 is 224 all over negative 1. So negative din to, no? What is 7 minus 224? Negative 217 po. Negative 217. Okay, so 224 minus 7 is negative 217 all over negative 1. Kaya magiging positive 217 siya. Parehas lang, di ba? No? So, yan yung if in case lang na hindi given yung n. Ang given lang yung last term and first term and the common ratio. Okay po? Malinaw na ba dyan? Okay. Kung wala nang question dyan, punta tayo dito sa mga example dito. Oops, ayaw nang gumalaw. Geometric series. Okay. So, dito sa example dito, oh, ano na to? For yung una pa lang geometric, ulitin ko ah, yung una pa lang yung unang diniscuss ko na geometric series, it is for in finite. Kasi dalawa yung dalawang geometric series mo. Isang finite, parang nag dito tayo. Okay. Isang finite. Ala, bakit nagkakaganito to? I-refresh ko nga. Wait. Isang finite at isang infinite. Okay. Pagka sinabing finite, ano nga ba? Kapag sinabing finite, may katapusan. Okay, may katapusan siya, no? Like for example, basta wala kang nakikita, yung infinite, yung meron kang nakikita, for example, we have 3, 6, 12, ilagyan natin ng kama, 24, tapos meron kang tatlong dot na ganyan, this means and so on and so forth, no? So that means, sa number line, this is from one point hanggang sa point ng infinite siya, no? Dito naman sa finite, parang segment lang yan, from point to point. No? May katapusan siya, may end point siya. We have the beginning point and the end points. Dito, beginning points lang meron sa infinite and then going towards infinity na. No, so, yung kanina ang diniscuss ko is sa finite geometric series. No, ibig sabihin nun, merong katapusan. No, meron siyang pang fifth term, first fifth term, first five terms, first 20 terms, yung mga ganon. O kaya pag merong ganito na, ganito example mismo, na hanggang 24 lang yun. No? So, we have a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4. Hanggang a sub 4 lang siya. No, pero, kung meron siyang ganyan, ibig sabihin niyan, infinite. Now, paano nga ba ang sum ng infinite? Ma, meron bang sum yung infinite? Eh, wala nang katapusan eh. Paano makukuha yung sum? No? Meron kasing formula na ginagamit dito. Okay, this was inspired actually doon sa repeating decimal. Kung naalala ninyo, merong katulad nito. Okay, eto. Meron siyang infinite to, ibig sabihin nito, pag may repeating, may pag may bar sa palakihin ko para makita niyo. Okay. This is 0.1. Ang repeating is 2. Ibig sabihin niyan, non-terminating. So that means 0.1 2 2 2 2 2 and so on and so forth. Infinite siya. No. Dito na inspired tong sum ng geometric
geometric series pala, pero infinite siya. So anong formula ang gagawin natin dito? I-base natin dun sa libro. Wait, asan na ba yun? Hindi yan. Eto. So ito yung nandito sa libro, yung formula. The sum of infinity. No? That is the sum of infinity. Please take note of this one. Madali lang. A sub 1 over 1 minus R lang. Okay? I-take down notes niyan dahil gagamitin natin dun sa example nung sa repeating decimal. Okay? So, yan. A sub 1 over 1 minus R. Okay? So, pakita natin. Sa repeating decimal, so, ano ba yun? Kanina, 0 point. Okay, so we have 0.1, tapos repeating itong 2. Malino ba yung pagkakasulat ko? Kasi sa akin, nadidelay yung ano eh. Malino naman po, ma'am. Yung visibility niya, sakto lang. Medyo nadidelay po. Oo nga, nadidelay din ako eh. Anyway, so ito, so ibig sabihin dito, kung i-ano natin to in fraction, meron tayo, yung 0.1 mo is actually 1 over 10. Diba? Tapos, plus, eto namang 2 mo, this is actually 2 over, pang ilan siya? This is 10, eto 100. Ganyan, diba? So, plus, 2 ulit, kasi repeating siya eh. Over 1,000 naman. Okay. So, i-disregard muna natin itong non-repeating ha. Dito tayo mag-concentrate sa repeating and non-terminating. No, walang katapusan. Ano yung magiging ratio niya? Kasi yung sum ng infinity would be A sub 1 over 1 minus R. No? So, kunin muna natin yung common ratio using these two muna. Alam mo naman na ang kasunod dito is 2 over 10,000 na, di ba? So, and so on and so forth na, patagdag lang ng 0. So, ano yung magiging ratio niya? Divide natin. Ano yung magiging ratio niya? 2 over 1,000 divided by 2 over 100. Okay, so parang nag-multiply ka lang ng 100 over 2. Ganyan, di ba? And pag nag-divide ka ng fractions, pwede mo siya i-multiply sa reciprocal nito. No? So, eto na siya. Multiply natin siya. So, cancel out na yung 2. Cancel out natin yung dalawang 0 dito. Dalawang 0 dito. Ang natira, 10. So, yung ratio niya is 1 over 10. Yan yung common ratio niya. Kasi pare-pareha sila dito eh. No? So, yan yung common ratio. So, we're going to use it here. Yung A sub 1 mo is 2 over 100. Substitute na natin. Is equal to 1, ay all over pala. All over 1 minus, yung common ratio natin is 1 over 10. Okay? So, this is equal to 2 over 100 all over. What is 1 minus 1 over 10? That is 9 over 10, di ba? Kasi pwedeng 10 over 10 to, and then 10 minus 1. This is 9 over 10. Bawasan mo lang ng isang part yung okay, so that's 9 over 10. Okay. Division ulit ng fraction, gawin natin multiplication, no? So we have 2 over 100 multiply natin. Nagpuputol-putol po kayo. Oo nga eh. Bakit? Ma'am, nagpuputol-putol po. Okay. So, dandahalin ko na lang, no? So, multiply natin. Nakita nyo na yung dalawa. 2 over 100 over 9 over 10. Nakita nyo na sa screen? Opo. Okay. So, instead of dividing ito 9 over 10,
multiply natin sa kabaliktaran ng 9 over 10, which is 10 over 9. No? So, we have 2 over 100 times 10 over 9. Okay. So, cancel natin yung 0 dito at isang 0 dito. So, this is 2 times 1 is 2. And then over 9 times 10 is 90. Okay. So, yan yung sum nitong kasunod nito. So, meron pa tayong 1 over 10 actually. No? So, ibig sabihin, i-add natin yung sum na 2 over 10 dun sa 1 over 10. So, we have 1 over 10 plus 2 over 90. Ma'am, pwede ba po siyang iyan na, diba? Divide pa po sa 2. Sa 2? Pwede din. Kaya lang, iyan ko lang dito, i-add pa natin kasi siya dito. Madali kasi makuha yung greatest common factor nila pagka ganito. So, let's put 90 here. Pag nag-add tayo, di ba? So, 90 divided by 10 is 9. Times 1, that's 9. And then plus 2. So, therefore, in order for you to convert 0.12 bar in fraction, 9 plus 2 is 11 over 90. Okay? So, yan yung in fraction niya. Pero kapag nag-exam kayo sa anong gusto niyo ng shortcut, bibigyan ko kayo ng tip. Kasi yung iba, okay, convert this one, yung mga non-terminating term na repeating. Paano mo i-convert kagad dito? Actually, sa algebra, in-explain naman sa inyo to, pero hindi ganun ang, alam na naman ganun ang gawin niyo pagka nag-exam kayo sa exam kasi kailangan madalian kayo. Lalo na sa mga college exam, entrance exam, no? Bibigyan ko kayo ng tip kung paano. Kapag ka meron kang repeating, like for example, 0.3. Pag may bar na ganyan, ibig sabihin yan, itong 3 ang repeating. And how are you going to convert this into fraction? All you have to do is copy this one, yung number 3, at ilagay mo 9. Isang 9 lang kasi isa lang naman ang repeating. And this is equal to 1/3. As you can see, kapag dinivide mo 1 divided by 3, ang makukuha mo, 0.33333. Paano naman kung 2 numbers? Kunyari, 0.31. No? So, yun yung repeating, yung 31. So, copyahin nyo lang yan, 31. Ilang numbers ang involved? Dalawa. So, dalawang 9 ang lalagay mo. Yan yung magiging fraction niya. Paano naman kung after nung 0, kunyari 0 point, pwede nyong i-apply yung geometric series din na for infinity. So, kunyari 0.06, yung 6 yung repeating. Okay? So, ang gagawin nyo, copyin nyo lang yung 6, and then, isang number lang naman yung repeating, diba? So, isang 9 lang. Pero, merong isang number na isang 0 na kasunod ng 6 na hindi nag-repeat. So, we have to put 0. Okay? So, that is 6 over 90. Kapag dinivide mo 6 over 90, tignan mo sa calculator, makukuha mo 0.66666. Mapapaano naman yung katulad nito? 0.12. Yung 2 lang repeating, yung isa hindi. 0.12. Okay? Yung 2 lang repeating. Tinutuan ko lang kayo ng kapag for example sa college entrance exam ninyo, pinapasagot sa inyo dito, pinapa-convert sa inyo yung fraction. Ito yung shortcut. So ang gagawin nyo, ilan yung repeating, isa. Ilan yung hindi, isa rin. So maglagay ka ng isang 0. Ngayon, itong 12, yung buong 12, i-minus mo ng 1. No? Ito, itong buong to, that's 12.
minus mo dun sa hindi repeating, which is 1. So, magiging 11 over 90. No? So, yun lang yung tip ko sa inyo. Kapag ka gusto nyo ng shortcut na inaano yung sa fraction. So, tingnan mo pareha sila, diba? Okay, gusto nyo ano, mag-experiment kayo. Kunyari, 0.2. Kunyari, 3. No? 6. Okay? Ang repeating is this one. Okay? So, kopyahin nyo lang to, 236 minus dun sa hindi repeating, which is 2. O kaya, ang repeating 6. Sabihin na natin, ang repeating lang yung 6. Ang repeating lang is 6. No? So, that is 236 minus 23. No? 236 minus 23. Tapos, divide mo siya. Ilan ang repeating? Isa. So, isang 9. Ilan ang hindi repeating? Dalawa. So, dalawang 0. Okay. 236 minus 23. Pag minus mo yan, that is 213. So, that is 213 divided by 900. Yan yung fraction niya. Ngayon, try mo i-divide yan sa 900. Ang makukuha nyo, 0.2366666. Tingnan nyo sa calculator nyo. Okay po? So, any more question? Madali lang naman kasi yung sa, ano, no? Yung sa geometric series ng infinity. Ito lang yung formula. No? Katulad itong example dito. No? We have the common ratio. Basta ang given common ratio ang a sub 1. Imposibleng a sub n kasi infinity nga. So, walang a sub n yan. Yung walang total yung ano. Anyway, so, eto, pinakukuha yung sum niya. No? Wherein, yung first term mo is 1. At ang common ratio niya is 1/2. No? Ay, no, not 1/2. 2. Ay, tama, 1/2. 1/2, diba? 1/2 nga pala. Okay, common ratio niya is 1/2. No, ang a sub 1 niya is 1. Okay, using the formula, pag in-add mo yan, ganito mangyayari, 2 ang makukuha mo. Magpapano kaya add? O sige, add mo hanggang tinimbang, hanggang sa mapagod ka. Okay, so, a sub 1 is 1 over 1 minus 1/2. Okay, hindi siya negative, diba? So, 1 minus 1/2 is 1. So, that is 1 over 1/2. And what is 1 over 1/2? That is equal to 2. Ganyan lang kadali. Now, dun sa instruction... Ma'am, yung po yun yung sum nung ano? Ha? Yung 2 po yan na po yung sum nung infinity. Yep, yep, correct. Ayan na yung sum nung geometric sequence na to. Na infinity. Ito na yung geometric series. Sum of infinity. Ng geometric sequence na to. Kasi may nakalagay dito, ito yung geometric sequence niya. Tapos, that, ibig sabihin na, and so on and so forth. So, mag-add ka pa, ano yung kasunod dito? 64. No? And then, i-add mo pa yung 1 over 120, tama ba? 128. Tapos, add mo pa, and so on and so forth. Ang makukuha mo is, pahihirapan mo na yung sarili mo, mang kalalabasan yan 2 kasi infinity nga eh, and so on and so forth. No. So yan na lang makukuha mo. Okay po? Okay na? Do you have any more questions? So that's the end of the lectures actually. So yung geometric series natin, dalawa siya, isang for finite and another for infinity. Malalaman nyo kung infinity siya kung meron siyang tatlong ganyan, that means it is so and so and so forth. Ngayon kung pagka finite, syempre may ending siya. May first and last. Tingnan natin ito dito sa ano. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Find the sum of the geometric series 6, 12, 76, 8. Meron siyang, so this is a finite geometric series. No, kasi meron siyang ending eh. Pero, ang ano dito,
Sabagay, pwede mo makuha yung common ratio niya, no? You can have the common ratio here. Divide mo lang. If, for example, wala to. Wala to. And then, pinapakuha sa yung sum. Ayan pala. Kailangan pala ng common ratio dun sa formula ko. Wala siyang terms po. Wala siyang terms. Wala kang n dito. Diba yung sa module nyo, ang formula is para makuha yung sum ng finite geometric series, we have a sub 1 times 1 minus r raised to n over 1 minus r. May a sub 1 nga tayo. May common ratio tayo kasi pwede natin divide lang yan. 2. Kaya lang hindi natin alam yung n. Hindi mo alam kung pang ilan to. Walang nakalagay, o. Oh. Diba? So, gamitin niyo yung formula na sinabi ko sa inyo. Oh, swerte nyo, no? Binibigyan ko kayo ng extra formula. Kung ang given, yung last term, yung a sub n at yung a sub 1. So, ang formula is a sub 1 minus a sub n times the common ratio over 1 minus r. Wala kasi sa libro nyo to, wala din sa module. So, kailangan kopyahin nyo to. So, ganyan lang. Yung a sub 1 mo is 6 minus yung a sub n mo is 768 times the common ratio, which is, ano yung common ratio natin dito? 2. All over 1 minus 2 is negative 1. Okay, makukuha nyo na yung sub. Uy! Nga pala, worksheet to, meron na kayo, ano, ha? Yung mga umaten, alam nyo na yung sagutan. Hindi ko nalalasagutan, kayo na ba magsagot. No? So, ganun lang. Binase ko naman yung tinapi ko sa inyo kung paano ninyo masasagutan itong, don't worry. So, all you have to do is review the video. Kasi yung sa video, it explains all here kung paano nyo masasagutan to. That is hanggang page 13, no? Sasagutan nyo hanggang page 13. Kasi ito, iba na to, eh. Ay, kasama rin pala to. Problem solving naman to. Okay, tinuro ko naman sa inyo kung paano yung problem solving, di ba? You have to look for what is looking, kung ano yung pinapahanap. And then, ilagay ninyo kung ano yung given. Alam niyo kung ano yung given. And then, alamin niyo yung relationship ng dalawa, no? Paano sila related, and then so that you can come up with the solution. Ganun lang ang step sa akin. Para madaling ma-analyze. Okay, example number 1. A conference hall has 33 rows. No? Last row contains 80 seats. In each row has 2 fewer seats. Kung meron siyang 2 fewer seats, ano ibig sabihin nito? Are you going to use the geometric or arithmetic? Arithmetic. Okay, arithmetic. Minus na lang ng minus ng 2. That means this is the common difference. No? Ano yung a sub n mo? Ano yung a sub 1 mo? Something like that. So, alamin mo kung ano yung mga given. And then, ang nga pala, ano yung hinahanap? How many seats are there in the row? So, you are looking for a sub n. Ay, in the first row pala, sorry. A sub 1. This is a sub 1. You are looking for a sub... Hindi ko nakita itong the first row. Okay, sorry. So, you're looking for a sub 1. Okay, paano nga ba kukunin yung a sub 1 kung ang mga given? Meron naman na kayong mga formula na a sub 1, ano? Or you can use the a sub n para ma-derive nyo yung a sub 1. No, kasi, dito, basta, kung meron kayong question dito, sabihin nyo lang sa akin. Andiyan naman yung mga leaders nyo. Tanungin nyo yung mga leaders nyo. Oye, anong ginawa dito? Anong gagawin dito? Anong gagawin dito? And even yung mga leaders, pwede naman magtanong sa akin kung paano sagutan itong mga to. Ito naman, geometric sequence. So, application na lang, no, yung last part, hanggang page 15. 16. Hanggang page 16. Okay, iba na to. Hanggang page 16 ang instruction and support material nyo. Okay? Okay po? Lahat po yun, no? Nasagutan na po ng mga natira. Yes. I-update na ninyo yung mga kailangan ninyo sagutan. Okay?